Hello guys! Tuturuan ko po kayong gumawa ng doormat. Ang kailangan po sa doormat ay pang ilalim, pang ibabaw, at mga palaman, mga retaso. At kailangan din natin ng panglining para sa gilid ng ating gagawing basahan. Kailangan din natin ng mga ipit para maipitan natin yung mga gilid para hindi mahulog ang mga retaso pag pinatay na ang doormat. Kailangan din natin ng gunti. At ngayon po ay tuturuan ko kayong magpatas ng mga retaso sa ating basahang gagawin. Ang una po natin gagawin, kailangan yung pagpapatas natin ng mga tila ay kailangan pantay-pantay para hindi siya mahirap tahiin. Pahalang muna yung ating pagpapatas para mamaya yung kasunod pakrus naman. Okay, naipatas na po natin ang ating mga tila. Ilalagay na po natin yung ating pang-ibabaw. Ito, lalagay na rin natin yung mga ipit sa mga gilid. Ang paglalagay po ng ipit ay kanto-kanto. Bawat dulo po ng kanto ay lalagay ng pang-ipit sa mga gitna, lalagyan din para hindi mahulog ang mga retaso pag tinatahi. At ngayon po ay atin ang umpisahang tahiin ang ating doormat. Guys, ang ating unang tatahin ay paikot muna yung ating pagtatay sa doormat para hindi siya matapon. Tatabasin po natin yung mga sobra sa gilid. Yan, bali maganda na po yung ating basahan. Tinabasan natin yung mga gilid. Ngayon po, papaikutan po natin ng tahi para mas lalong matibay yung ating basahang ginagawa. Pag-uumpisa po tayo dito ulit sa gilid, paikot. Bali, ganito po yung ating basahan. Pinaikutan natin mula sa gilid, paikot-ikot hanggang sa matapos siya sa gitna. Ayan, nakikita niyo yung gitna. Parang design na rin ito sa basahan pagka para mapaganda ang inyong basahan. Ayan. Ngayon po, lalagyan na po natin ng lining sa mga gilid para hindi makita yung mga gilid ng ating basahan. Lalagyan natin ng lining. Ngayon, kulay dilaw po yung design po natin, kaya dilaw din po ang ating ilalagay na lining.
Ang paglalagay po pala ng lining, dapat yung yung basahan nyo nakakataob. Dito po tayo mag-uumpisa sa gilid. Ganto po yung style ng paglalagay ng ating lining. Tatahiin uli natin paikot. Bali na paikutan na po natin yung ang ilalim ngayon. Babalik na rin naman po natin ang ating doormat. Ganito po para hindi makita yung mga nasa gilid. Ang pagtutupi naman po ay bali papasok. Papasok tapos itutupi ng paganito. Yan. Tsaka natin tatahiin sa gilid para malinis kung tingnan. Ito na nga po, natapos na po ang ating doormat. Ayan. Gayamanin po ang ating doormat, LB. At sana po ay nasundan nyo po ang aking maikling tutorial sa pagbuo ng ating basahan. Ito po ay magandang pagkakitaan, lalong-lalo na po pag tag-ulan. Please subscribe po sa aking YouTube channel, Patana TV. At sana ay nagustuhan niyo ang aking ginawang doormat. Bye-bye!